So guys, itong video na to ay gusto ko lang i-share sa inyo yung profit ko yesterday sa aking trade. So dito guys, bumili ako ng isang cryptocurrency na yung price niya na that time is 193 for $4,992. And nabenta ko siya ng 215, 218, 219, and 221. Meaning nag-profit ako dyan. Mamaya papakita ko sa inyo kung papaano yung ginawa ko. Kung bakit ito natimingan ko na kumita nga ako dito. So guys, kumita ako dyan in just 2 hours or 1 to 2 hours ng 30,000 pesos. Kung interesado kang malaman kung ano yung ginawa ko, na simple lang to guys, napakadaling sundan. Panoorin mo yung video tutorial ko na step by step para maituro ko sa inyo kung papaano ka rin kumita katulad nito. So, wag na nating patagalin. Let's go! Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na po yung like, i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, let's go! So, una guys, requirements dito, kailangan po meron kayong account dito sa MEXC Global. So, rinirequire ko na mag-create kayo ng account dito. At ganito mo yung gagawin nyo para makapag-create kayo ng account sa MEXC Global. So, guys, ang gagawin nyo ay mayroong link dyan sa description. I-click nyo po yung link. Dito po ako nag-trade kasi, guys. So, mag-create tayo ng account dito. Guys, pwede tayo dito kahit hindi pa tayo verify. Pwede tayo mag-trade, pwede tayo mag-cash in, pwede tayo mag-cash out. So, para magawa yan, nandito na agad yan. Once na-click nyo po yan, ganito na yung mismo makikita nyo. So, gagamitin lang natin yung email natin kung gusto nyo yung email. Lagay nyo yung email nyo na valid at active. Tapos, lagay po kayo ng password na dapat secured po yung password nyo. Ulitin nyo lang yung password nyo. Then, click nyo tong get code. Kapag na-click nyo po yung get code, punta kayo sa email na ginamit nyo. Meron silang bibigay sa yung 6 na number. Then, input mo dito yung 6 na number. Halimbawa, eto yon. Then, check mo yung referral code. Okay na yan. Then, click mo lang tong I have read and agree to the user agreement and privacy policy. Then, click mo yung sign up. You're good to go. Pwede na kayo mag-create, mag-start na mag-trade. So, or kung mobile po naman yung gusto nyo. So, 63, then 935, or 916, depende na yan. Then, password, the same sila. Click mo lang tong get code and kunin mo yung number mo or cellphone mo. May text sila na 6 number. Input mo dito. Then, ganun din. Click mo yan. Then, click mo lang yung sign up. So, meron na kayo account dito kay MEXC.com. So, balik tayo dito sa kanilang dashboard. So, ito yung kanilang dashboard, guys. Ang maganda kasi dito sa MEXC, marami rin silang mga small cap na mga coin or mga crypto. Sobrang dami rin dito. At ang maganda rito, madali din mag-cash out. So, no problem din sa pagka-cash out. You can transfer your USDT sa iba't ibang mga crypto wallet nang mabilis. So, ito guys, kung hindi pa kayo verify, pwede na kayo mag-trade. Kung hindi pa kayo verify or KYC, okay lang. Pwede pa rin kayo mag-trade, pwede kayo mag-cash in, pwede kayo mag-cash out. Ang difference lang is, pa siyempre, pag ikaw ay na KYC, mas malaki po yung pwede nyo i-withdraw yung transactions nyo. Pero don't worry, okay rin to. At ito po ay 100% legit din na platform. So, ito yung ginawa ko. So, dito kasi guys, maraming mga small caps na mga coin na kung saan wala pa siya sa big platform. Ang totoo guys, nitong video na to ay pangalawang beses ko na itong ginawang video. Kasi nakita ko before, medyo-medyo may konting lapses yung ginawa kong video. Ngayon, inaayos ko. So, na-observe ko ito ngayon nangyari. So, ang ginawa ko dito guys, ang requirements lang talaga dito is kailangan mo ng, ito, MEXC or ito na yung MEXC. Kailangan mo ng Facebook account at kailangan mo ng isang crypto wallet para mapondohan yung pera mo dito sa MEXC Global. So, punta tayo ngayon dito sa Facebook. Dito sa Facebook, guys, meron kasing sinalihan na ang pangalan ay Binance Filipino Group. Ito, hanapin nyo, guys. Binance Filipino Group. Ito rin yung Binance, pero exclusive yan sa Philippines. Ang maganda nito, guys, ay meron silang nag-listing din. Or, pag merong listing si Binance, dito, ang to mas mabilis pa ito kaysa sa Binance na Binance lang, eh. So, et, dito ko nakita. Meron silang listing. Actually, ginawa ko na to yesterday or yung previous video ko. Marami rin yung nag-view. Yung iba, hindi na iintindihan kasi hindi pa nila alam. Kung bago ka pa lang, syempre, aralin mo muna din. Aralin mo pa rin. Hindi ibig sabihin, kapag napanood mo to, bonus na agad. Wala ka nang gagawin. Meron kang gagawin. So, yesterday, nakita ko ito.
siguro 19 minutes ago bago nag-pause sila, and 19 minutes ago nag-take action ako. Nakita ko, ito ba 'yon? So yung isa pa nilang post pala. Okay, so makikita natin yung kanilang post. Wait lang natin, pakita ko sa inyo. So ito pala 'yon, guys, Binance new listing. So meron silang new listing. Ibig sabihin ng new listing, maililist pa lang siya sa Binance. Ibig sabihin wala pa siya. So dito, check mo to. So meron silang listing 19 minutes ago ko nakita, nung nakita ko. So and I find itong BNX, hinanap ko siya sa CoinMarketCap for reference. So pumunta ako dito sa CoinMarketCap for reference. Tinype ko lang dito yung kanilang name, BNX, and lumabas nga siya dito. And then nung chinek ko yung kanilang dito sa Binary or dito sa CoinMarketCap yung Binary X, dito pumunta ako dito sa baba nila. Syempre, mahahanap mo dito kung saan ng platform siya na ititrade. So marami, pero ay meron kasi account sa MXC, yun ang ginamit ko. Although meron na rin siya sa Citi, sa Gate.io, at meron na rin siya sa CoinW. So dito sa baba, nakita ko siya na available siya dati, or na available na siya sa MEXC. So nakita ko, then ang ginawa ko, then syempre pumunta na ako sa aking MEXC account. Pumunta na ako dito, at ang ginawa ko ay pinondohan ko na po yung MEXC Global ko. So dito makikita na natin na meron tayong, so ginawa ko ay nag-deposit ako kaagad dito ng aking pera. So dito ginamit ko yung Binance account ko. USDT yung ginamit ko, dito ako nag-deposit. So nag-deposit ako. So ngayon meron tayong laman na diyan. So may profit tayo. So deposit, para mag-deposit din dito sa MEXC Global, mabilis din. So ginagamit ko yung TRC20 para mabilis at mababa po yung fee. So $1 lang po yung fee kung gusto niyo mag-transfer dito. So meron din iba't ibang mga wallet. If you have ano ba yung mga wallet diyan available na meron siyang TRC20. Yung coins.ph, hindi po pwede yung peso niyo dalhin niyo dito, hindi pwede. So dapat ay nasa TRC20 or Tron Network. Ito naman ay Ethereum Network, Solana, Hiko. Ito naman yung Binance, pero mas maganda, ito yung I recommend na gagamitin nyo. Pag deposit nyo, punta lang kayo sa spot. Ang ginawa ko ay, ito yung ginawa ko, guys, ikinukwento ko lang yung ginawa ko na kung saan pwede nyo rin gawin. Okay, so mayroon akong medyo lapses before dun sa ginawa ko. Ang ginawa ko kasi, dito, balik tayo pala dito sa Facebook. Dito, guys, nakalagay dyan, mayroong oras. Tatandaan nyo to para makita nyo. So, but then, parang iba. So, dapat pala 11 to eh. So 11, so November 4, 11 UTC. Pag sinabing UTC, 8 hours pala. Mali nga yung bilang ko dyan eh. So nung nakita ko itong 11, and then nagbilang ako pataas kung 11, so dapat 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7, 8 p.m. siya malilisted sa Binance. Yun yung dapat. Ngayon, ang ginawa ko ay bumili na ako agad. 19 minutes ago, ko nakita yung pinost nila, bumili na ako agad. Kaya lang, ang price na nun, medyo nag-up na. Medyo late ako. Ewan ko kung medyo, anong dahilan kung bakit ako na-late. So, yung iba, nag-pump na. 105 nung una kong narinig. And then, sa akin, nung bumili na ako, 193 na. Ang totoo, 193 na nung nakita ko yon. So, medyo malaki na siya at that time. So, ang ginawa ko ay, nung okay na siya, nakita ko na, pumunta ako dito sa BNX, bumili ako kagad dito. Ang nilagay ko dito sa time frame ko, para makita ko kung pataas siya. 1 minute para bibili ako agad eh. So, tinignan ko siya. Kung nung pababa, bumili ako. Ang totoo, nung una kong nakita yan, 213 kaagad. Eh, bumaba siya ng 194. Bumili na ako. Yun yung ginawa ko. So, paano ba bumili dito? So, simple lang naman ang pagbili dito sa MEXC. Dapat nalagay sa limit para mailagay nyo kung ano yung price na gusto nyo. Halimbawa, 124. Then, yung quantity. Ibig sabihin, ilang BNX yung mabibili mo. So, halimbawa, may capital ka, pwede mong i-drag na yan kung ilang percent yung gusto mong fund mo ilagay mo. Halimbawa, 100%, ganun mo lalang. Then, click mo lang yung buy. Ganun lang kasimple. Kapag na-buy mo, kapag hindi pa na-fulfill yung price na gusto mo na, dahil ito ay limit, ay makikita mo lang yung dito, limit order, or nasa open pa lang siya. Pero kapag na-fulfill na yan, makikita mo yan at makikita mo yung transactions mo dito. So, pwede mo i-check yung order history para makita mo siya. Ngayon, ang ginawa ko, hinintay ko lang siya na lumaki ng lumaki. So, tumaas siya ng 224 yesterday. So, that time, pwede na akong magbenta. So, nakita ko meron akong profit.
So dapat before 7 magbenta na kayo kasi madami na ngayon. Alam na rin nila 'yon. So ang ginagawa nila, kapag nag-listed na siya sa Binance, magda-drop na 'yun ng kaagad din yung price. Kaya kung 8 sa kung 7 PM siguro mga 6. Ako 6 PM ako nagbenta na eh. Sakto after few minutes bumaba na yung presyo. So na-timingan natin. So ngayon itinuturo ko na sa inyo kung kapag malapit na siya sa oras bago malista Binance, pwede nyo nang ibenta para hindi kayo maipit. Nangyari na sa akin, naipit ako eh. Ang ginawa ako kasi, nintay ko pa mag-7. Eh, sabi ko siguro after 15 minutes pa. Pero madalas guys, pag innovation, nasa innovation yan, so parang trial ni Binance, so before sa listing niya, magbenta na kayo kung binili nyo sa MEXC o kaya sa gate.io. Ganun lang kasimple guys dito yung strategy na matututunan nyo. So ngayon, kung ibebenta mo naman, okay, ganun din yung sell. Sesell nyo lang na dapat nandito. Dito nyo isesell kung magkano yung nabili nyo. Diba, yung price na gusto nyo sana is, sa akin nun is 215. Eh, lagay nyo na lang din, drag nyo lang din to. Simple lang, lagay nyo dyan, then drag. Kung meron na, okay, so nagluloko yung internet natin. So, then sell BNX. Kapag na-fulfill na, ayun na. Ganun lang kadali. And then, review mo lang kung magkano na yung pera. Ganun lang kasimple. Eto guys, hindi siya daily. Kasi hindi naman daily nagli-listing si Binance. So, eto ngayon ay nag-listing siya yesterday. Ewan ko kailan ulit. At least, kumita tayo ng 30,000 in just 2 hours. 2 hours ko lang hinintay. 4. Ang totoo, 4 ko nagbili. Nagbenta ko ng alas 6. So, 2 hours na naghintay ako, kumita ako ng 30,000. Pero yung capital ko that time is 250,000 yung ginamit ko, eh okay na yun. 2 hours lang, di ba? So, hindi siya araw-araw, pero maganda ng timing yun. So, lalong-lalo yung mga medyo ayaw nilang maipit, ganun na lang yung strategy mo. Kung weekly sana yan, o, di pwede akong kumita ng 20,000 sa capital ko na 250. Ibig sabihin, 50% of my capital in just 1 month, balik na. So, pwede kong idagdag sa capital ko kapag meron ulit ganito. So, ganun lang kasimple guys. Abangan mo lang yung mga listing dito sa Facebook, kaya dapat importante na naka-join kayo dito sa Facebook group ng Bityard or Binance Filipino. Ganun lang kasimple. Kapag okay yan, then mag-sign up kayo dito sa MXC, bili kayo dito, and then before sila mag-listing mismo din sa Binance, eh, ibenta mo na yung crypto na yun at meron ka ng profit. Mag-target lang kayo guys, okay na yung 5% to 20% para safety. Pero minsan may 100% yan. Pero kung kayo ay medyo kaya nyo ng risk, okay na yung 5% to 20%. Kapag lumaki na yung pera doon, again, sell it agad para hindi kayo maipit sa ganitong strategy. So, itong na-share ko sa inyo, sana nagustuhan nyo. Ito ay sana, sabi ko nga, ito ay paid course sana. Pero dahil gusto ko lang i-share to sa inyo kung ano yung nangyari at naging profit ko na 30,000 in just 2 hours. Sana guys, kung nagustuhan nyo, i-share nyo rin sa kilala nyo para matutunan din nila to. Basic lang naman yung gagawin mo lang dito. Tatiming lang tayo ng mga kung kailan tayo bibili ng mga cryptocurrency na bagong listing sa Binance. Once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.